Isang magandang araw mga kaibigan, narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, pakilike lang po ng ating video, pakiclick na rin ang subscribe button at ganun din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga upload. Chapter 10. Iginiyaniya ang binata paupo sa cats nito. He need to know everything, but not really everything. I'm so worried. Hindi ko alam kung anong iisipin mo. Sometimes, naisip kong you're my runaway fiancé. Ayaw mo bang makasal sa akin? Did I do something wrong? O baka naman, kung ano ang nangyaring masama sa'yo? She cut him off by putting her finger on his lip. Blake, listen carefully. And I hope you have open mind to understand what had happened. Tumango naman ito ngunit naroon ang bakas na pagkalungkot. Oh, why the pace? Bumuntong hininga ito. Kinakabahan kasi ako sa sasabihin mo. I don't have any idea. Huminga muna siya ng malalim. At nakapagdesisyong kailangan talagang malaman iyon ng binata. Blake, dumating na si Travis. Di ko alam kung alam mo. Kilala ni Blake si Travis dahil noong bago pa sila, ay hindi siya naging maramot i-share rito ang nakaraan niya. And then things got worse. Hindi ko alam kung ano ang gustong palabasin. But Blake, he kidnapped me. He locked me in Owl Island. Pero ayoko. Ayoko nang pahabain ito, Blake. Gusto kong malaman mo na gusto niya akong bumalik sa kanya. Pinipilit niya sa akin ang pag-ibig niya. At kung hindi ko lang siya nalansi at napaniwalang papayag ako magpakasal sa kanya, ay malamang naroon pa rin ako sa isla na yon. I'm sorry, Blake. Hindi ko ginusto. I have left with no choice. Sinubsob niya ulit ang palad sa muka at doon umiyak. Alam niyang hindi lang yon ang ikinaiiyak niya. Ang katotohanang may nangyari ulit sa kanila ni Travis at ang isiping pinagtak sila niya ang kasintahan. She never felt so cheap. Not until now. Alam niya kung sasabihin niya iyon at baka makapatay si Blake nang wala sa oras. And she don't want that. Blake cleansed his purse due to uncontrollable anger. That's why, natatandaan mo bang lagi na kitang kinukulit na madaliin ang kasal natin? Dahil alam kong gagawa siya ng paraan para di matuloy yun. At hindi nga ako nagkamali. Kinidnap niya ako. Sa ngayon, ang pagkakaalam niya ay magpapakasal na kami kapalit ang kalayaan ko sa isla. Kaya please Blake, huwag mo kong hayaang mapunta sa kanya. Magpakasal na tayo please. Pagsusumamo niya sa binata na parabang hinahabol siya ng kamatayan. Umuusok ang ilong sa galit ni Blake sa nalaman. That bastard! Nauunawaan ko na ang lahat ngayon, Georgie. Hindi mo na kailangang magpaliwanag pa. Salamat sa pagiging tapat mo sa akin. Gagawa natin to ng paraan. He can never touch you again, nor see you. Dito ka muna. Umuwi ka na ba sa inyo? Umiling siya. No, sa'yo kaagad ako dumiretso. I know my family likes you, pero iba si Travis. His family friend. Wala kang laban doon. Ikaw kaagad ang unang nakakaalam na nandito na ako sa Maynila. Good. Nilapitan siya nito at hinalikan ang kanyang noo. Thank you for being so honest, Georgina. Thank you for fighting for our love. Huwag kang mag-alala. Gagawa ako ng paraan. You know how money can do everything. Ilang sandali pa ay may kausap na ito sa cellphone. Sinisipat niya ang anyo ng kasintahan. Ah,
wala na siyang maihiling pa. Si Blake ang tamang tao para sa kanya. Nang matapos itong mag-usap, ay nagtanong siya rito. Sino yung kausap mo? Isang judge. Hindi ko hahayaan na makuha ka sa akin ni Roseli. I'm here for you, baby. Paglalaban kita. Gaya ng paglaban mo sa akin, ipinapaayos ko na ang dapat ipaayos. Bukas ng umaga, ikakasal tayo muna sa Huwes. Isusunod na lang natin ang Charles wedding. Okay lang ba sa'yo? Tanong nito. Tumango siya at sumilay ang matamis na ngiti sa labi. Muling nanubig ang kanyang mga mata. Yun nga ang gusto kong mangyari, Blake. Ngumiti at kahit walang tarheta, ay muling lumuhod ito sa harapan niya. Will you marry me tomorrow, Georgina? Full of love is all she can see in Blake's eyes. Hinawakan niya ang mga kamay nito at itinayo ito. Yes, Blake. I will marry you always and anywhere. At doon muling sinakop nito ang labi niya. Madaling araw na nakatulog si Georgina. Hindi siya mapakali. Pabiling-biling siya sa higaan. A few hours from now, she will legally be Mrs. Blake Montero. At walang makakapigil noon. Dahil sa naisip na yon, nakatulog siya na may ngiti sa labi. Isang pagtapik ang nagpagising sa kanya. Pagmulat niya ng mga mata ay nakita niya si Blake na nakatunghay sa kanya. Na tila kanina pa naroroon at tinitingnan lamang siya. Good morning, sleepyhead. And he smiled. Humikab sa kanya at gumanti ng ngiti rito. Good morning too. Anong oras na? 6:30 na. Halikan at mag-almusal na tayo. You need to prepare yourself. 9 o'clock ang kasal natin. Napakagaan ang aura ng lalaki ngayon at maging siya'y ganun rin. Blake, totoo na ba talaga to? I am not dreaming. Totoo na bang magiging isang Mrs. Blake Montero na ako? Pakikurot naman ako. I'm afraid that this is all just a nightmare. May alinlangan sa puso niya. He shackled and kissed her forehead. Silly. Totoong-totoo, Georgie. I'm here. We will be husband and wife few hours from now. So, better get ready. At kumindat ito. Her heart went melt. Blake is too sweet. She just can't stop loving him. He is all that she got. She can afford to lose him. Si Blake lang ang taong kayang magmahal sa kanya ng lubusan. Ngunit naalala niyang wala pa pala siyang gagamitin o susuotin. Nasa po niya ang noo. Blake, wala akong susuotin mamaya. Kahit na ba civil wedding lang yon. I still want it to be a decent. Wala akong formal na white dress na dala. Namumroblemang sabi niya. Pinisil nito ang baba niya at hinagkan siya sa labi. Hindi alintana kung bagong gising man siya. Don't worry. Everything is settled. From our papers, document, your makeup, and our clothes. Everything is okay. You don't have to worry. Okay? Mamaya, may darating na makeup artist. At siya ang bahala sa suot mo at makeup mo. Same as mine. Her heart filled with joy. Blake is everything. She could ask for more. Thank you, Blake. I love you. Buong pusong sabi nito. No, I should be the one who need to thank you. Thank you for loving me. Thank you for choosing me. And thank you for fighting in our loves. You deserve all my loves and trust. Ngumiti lang siya ngunit napawi rin agad yon nang maalala ang mga magulang nito. Blake, for sure magagalit yung mga magulang natin for keeping this for them. Pahig naman silang magpakasal tayo, oo. Pero ngayon, isisikreto natin. Hindi ko alam kung kailan nila tayo mapapatawad. Humingi ito ng malalim. Alam ko rin pero alam ko rin kapag ka pinapaunawa natin ito sa kanila, maiintindihan nila tayo. It's all Travis' fault. You don't have to worry.
Just say sorry at hayaan mo silang magalit. May karapatan ang mga magulang nating magalit sa gagawin nating desisyon. Sinikap niyang maging kampante. For sure, during this time, may idea na si Travis na nasaan ako at hindi ako tutupad sa usapan natin. For sure, nagtataka kung bakit hindi pa rin ako makontak. At alam ko, at sigurado ako, nahanapin niya ako. I'm afraid sa gagawin niya. Tumigas ang anyo ng binata at tumayo ito. No! He can't do that. Hindi niya gugustuhin na banggain ako. Kung sa tingin niya, lahat ng tao kaya niya, then try me. I won't give up on you. That easy. Trust me, sweetheart. When I say I love you, pumikit siya at huminga ng malalim na para bang sa paraan na yon ay mawawala lahat ng dalahin at problema niya. I trust you, Blake, and I love you. Ngumiti ito sa kanya. And I love you too. Tara na, nang makapaghanda na tayo. Ipinatag ni Georgina ang pakiramdam niya. She don't need to worry. Naligo na rin siya. At hindi nga nagtagal ay dumating na ang makeup artist na sinasabi ni Blake. Inayusan siya nito ng light bridal makeup. Hindi masyadong bongga, ngunit sapat para ma-highlight ang facial feature ng dalaga. May dala rin itong ilang mga pares na white dress. Magaganda ang design niyon at hindi basta-basta lang. Halatang gawa iyon ng isang sikat na fashion designer. Habang nagkukwentuhan sila ng makeup artist, ay nagulat siya sa presyo ng isang dress. Simple lamang ang naging ayos niya. Ginagawa nitong side swept curls ang buhok niya. Very light ang kanyang makeup. Pinili niya ang knee-length white infinity dress. Simple lang kasi yon at backless ito. Ngunit napakaganda. Pinaris nito ang 3 inches stiletto heels. Nang tignan niya ang refleksyon sa salamin, ay napakaganda. She's so beautiful. Nagpapasalamat na tinignan niya ang makeup artist. Napakagaling mo. Ang ganda ko. For sure matutuwa si Blake nito. Thank you for making me beautiful on my special day. Gumanti ito ng ngiti. It's my job and hindi ka mahirap pagandahin. Katunayan, hindi ako nahirapan at light makeup lang ang nilagay ko sa mukha mo. In-expect niya ang buhok. Kahit ang hairstyle ko, ang ganda. Salamat. Walang anuman. I'm glad that you like it. Lumikot ang mga mata nito sa condo unit. I know ikakasal na kayo pero bakit magkasama kayo? Hindi ba't hindi dapat nagkikitang ikakasal? Oh, don't get me wrong ha, honey. Yun ang pamanhiin sa atin. She shackles. Naiintindihan niya ito. It's a long story. And yes, our family don't know about this yet. It's like a secret wedding. The makeup artist was shocked. Oh, really? Well, good luck to your wedding and best wishes. She smiled. Salamat. Georgie, you ready? Aalis na tayo. Andiyan na ang magdadrive sa atin. Tawag sa kanya ni Blake galing sa kwarto nito. Magkatabi lang ang kwarto nito at ang guest room na kung saan siya natutulog. Yes, I think so. Nahihiyang sabi niya. She feels so excited. Hindi niya malaman kung ano ang mararamdaman. Sari-sari ang kanyang emosyon. Okay, tapos na rin ako. Can I see you now? Dagdag pa nito. Huminga siya ng malalim at lumabas ng kwarto. Nakita niya ang binata na nasa labas ng pintuan at hinihintay siya. Napanganga ito nang nakita ang kanyang ayos. Umikot-ikot siya para ipakita rito ang kabuuan niya. What do you think? Nag-aalin lang ang tanong niya. Ilang sandali itong hindi nakapagsalita. Lumungkot ang mukha niya. Hindi mo ba nagustuhan ang itsura ko? Umiling ito. No. It's just that. You're too beautiful. Hindi ko malaman ang sasabihin ko. Basta napakaganda mo.
Napakasimple lang pero para kang ikakasal sa simbahan ang dating. God, I'm so blessed. Napuno ng kagalakan ang kanyang puso. I'm glad that you like it. And by the way, you look so incredible. Nakasuot naman ang binata ng white long sleeve at nakatiklop hanggang siko nito. He fold it into three-fourth. Nakaitim na islak ito na sobrang pitted sa legs nito na tinernohan ito ng brown leather belt at medium brown Oxford shoes. Sa madaling salita, si Blake ang perpektong description ng kagandahang lalaki. He looks so neat and tidy. He looks so fresh. Mahimis din na nakabrass up ang buhok nito. At kung hindi siya nagkakamali, suot nito ang Vacheron Constantine Tour del sa kamay nito. Nag-shave na rin ito ng balbas at bigote. Hindi katulad kagabi na tila isang taong kuweba na ito. Ang panlalalim ng paligid ng mga mata nito ay nawala. Inayusan rin kasi ito ng makeup artist kahit papaano upang mawala ang pagiging mukhang puyat nito. In other words, Blake is too handsome to handle. She can't. Her heart can't stop complimenting him. He blushed on what she had said. Thank you. Halika na. Malalim siyang huminga. This is it. Wala nang makakapigil sa kanila. They will be a husband and wife soon. She will be Mrs. Blake Montero. Taliwa sa inaasahan ni Georgina ang nangyari. Ang akala niya ay magiging masalamuot ang kasal na nauwi sa isang tagumpay na kasal. Lahat ng kanyang agam-agam sa puso ay nawala nang ideklara ng judge na sila ay naging isa. They are already husband and wife now. Isa na siyang lehitimong Mrs. Blake Montero. Walang pagsidlan ang kasiyahan ni Georgina. Wala siyang pagsisisi sa nararamdaman. She made the right choice. Pakiramdam niya anumang suliranin ang haharang sa kanila sa mga susunod na araw ay makakaya niyang harapin basta kasama si Blake, ang lalaking mahal na mahal niya. Kung ano man ang nagawa niyang pagkakamali, ay buong puso niyang ihihingi ng tawad sa Panginoon sapagkat naging mahina siya sa tukso. Ngunit ngayon, sisikapin niyang maging mabuting asawa at may bahay. And she also need to tell him her secret soon. At dito na po nagtatapos ang 10th bahagi ng aking kwento. Nawa po ay patuloy kayong sumubaybay sa aking munting channel. Maraming salamat po.